I would like to teach ang topic ko po ngayon, a life that honors God. Okay? A life that honor God. I believe meron pong mangyayari if you don't learn how to honor God. Do you know that honor comes from your giving, not from what you get. You don't get honor because of what you get. You get honor for what you give. Okay? Ang salitang honor po sa Bible ay napakahalaga po, no? In fact, I should say, marami po mga tao po ngayon. Let me start from reading scripture. Paano ginagamit sa Bible ang salitang honor, no? Buksan natin po ito because for me, ito po yung karamihan na namimiss na maraming tao. Let me start from Proverbs chapter 14, verse 31. Okay? Proverbs 14:31, kung nababasa niyo po dito, I hope nandiyan yun. Sabi po dito, tinan niyo, no? Whoever oppress the poor show contempt for their maker, but whoever is kind to the needy honors God. If you want to honor God, depende po yan kung paano mo tinutulungan o how do you treat the needy, the poor one. Alam niyo po, ang Church ng Dulos for Christ, madami po ditong mga mahihirap na members. Simula po ako nang simula magpastor noong 1988, I was surrounded with poor people. And then, as they come to know the Lord Jesus Christ, as they grow and mature in the Lord, it is an amazing experience after 10 to 20 years when I look back and then look at their life today, they were prospered by God. Why? Because of this verse. Sa Dulos for Christ, we don't oppress poor people. Because para po sa akin, pag pinahirapan ko yung mahihirap, we show contempt to the Creator, to our Maker. Pero ang sabi ng Panginoon, whoever is kind to the needy, it honors God. It honor God. Ibig po sabihin ng mga verses na ito, ang isa sa nag-o-honor sa Panginoon, if I said, I want you to become an honorable person that honor God, is it how you treat the poor. Minsan po, nakaka-bless po dito sa Dulos for Christ. Minsan po, meron tayong encounter, meron tayong mga campus revolutions. I saw these young people na gustong-gusto nila sumama, but they are poor. Wala silang pera. But their faces are glowing. Gusto-gusto na sumama sa encounter, sa mga conferences. And ito yung kanilang mga kuya, yung kanilang mga ate. To the rescue! Because these people are honorable people. Pwede bang palakpakan nyo yung ating mga kuya, ate na laging tumutulong sa mga needy. Alam nyo po ba, pag kayo po'y mahilig tumulong sa mga needy person, na-honor ang Panginoon. Ha? At kapag na-honor ang Panginoon, alam nyo po ba, dyan tayo bine-bless ng Panginoon. No? Remember, you are not honored by what you receive, but you will be honored by God by what you give. So dito, tumutulong sa mga mahirap. Sino rito yung mahal mo ang mga kapatid nating mahirap? No? Ha? Yung mga mahirap pong taong narito ngayon, we are willing, no, makatulong po tayo, una sa salita ng Diyos, kung pwedeng makatulong financially or probably. Pero mag-iingat din tayo dahil meron naman pong mga mahirap na nagsasamantala. Hindi sila nagtatrabaho, tamad sila, gusto lang nalang umasa. Mali po yun, hindi nakaka-honor kay Lord yun. Yung mga deserving people, yan po yung gusto natin tulungan. They deserve kasi po sila po ay why? Hindi lang po sila nagsasayang ng pera, hindi sila tamad, sila po ay hindi po binabaliwala ang buhay, pero binamabuti nila ang kanilang buhay. So dito po pinapakita dito na may mga honorable people na lagi po silang tumutulong sa mga mahihirap. Sa John chapter 12, verse 26, basahin po natin ito. Whoever serves me must follow me. And where I am, my servant also will be. My Father will honor the one who serves me. So una, hindi lang pala yung nagbibigay, tumutulong, nakaka-honor kay Lord. Pero yung mga taong nagsaserve sa Panginoon, yan po yung mga taong nagbibigay ng honor sa Panginoon. So if you want to understand honoring God, first, you help the poor, it honors God. Pangalawa, ang ganda ng word, yung nagsaserve sa Kanya.
Sino sa inyo nadinig yung teaching kanina sa live class? You were separated, you were sanctified. For what? So that you can serve our God. Whoever serves me must follow me. Kapag naglilingkod kayo sa Panginoon, sumunod kayo sa Panginoon. You must follow God. Why? Because where I am, my servant also will be. Ang ganda po ng verse na yan, no? Where I am, my servants also will be. Sa Tagalog po, kung nasan ako, yung mga servant ko lagi na yun dyan. So kapag si Lord busy tumutulong sa mahirap, yung servant niya na yun tumutulong sa mahirap. Ha? Kung ang serba, kung ang Diyos niya nagliligtas ng mga tao, yung servant niya na ito nagliligtas ng mga tao. Kung ang Diyos na to gusto niyang mag-raise ng leader, yung servant niya na ito nagre-raise ng leaders. Why? Yung po yung servant na nag-o-honor sa Panginoon. They will follow wherever their master is. No? Yung po yung mga honorable people na nakikita ko dito sa mga verses pong ito. Okay? Because my Father will honor the one who serves me. Ino-honor ng Diyos yung mga nagsaserve sa Kanya. So if you want to become an honorable person, I think tinan nyo pong mabuti, you have to honor God. In 1 Timothy 5:17, the elders who direct the affairs of the church are the elders who direct affairs of the church well are worthy of double honor, especially those whose work is preaching and teaching. So dito, may sinasabi si Timothy rito. Again, the word honor is that. Double honor. Ibig sabihin dito, kanina ang ino-honor ni Lord, yung mga nagsiserve, ino-honor ng Diyos, yung mga tao nagmamahal sa mahirap. Pero sabi ng Panginoon, ang mga tao ino-honor doon nila, yung mga tagapagturo na nagtuturo sa inyo ng salita ng Panginoon. Like for example, yung mga cell group leaders nyo, yung mga primary child natin, they are worthy of double honor. Especially those whose work is preaching and teaching. No? Yung mga teacher nyo sa live class, i-honor nyo sila. Yung mga teacher nyo sa cell group, how do you honor them? Ha? Huh? Ma-honor ba ang inyong mga cell leaders? Kung ang tingin mo sa cell leaders mo, ba't ganun? Parang mas magaling pa ako. You don't honor him by that. Dapat, pag merong mga tao nag-e-effort para turuan ka, nag-e-effort sila para preach at i-teach ang Word of God sa'yo, i-double honor daw, sabi ng Bible. Pag sinabing double honor, pag binili mo siya ng Jollibee, hindi single chicken, double. Ganun ba yun? Double daw eh. Di ba? Pag ang chicken joy mo, isa lang. And then, sa leader yan, double yan bro. Double honor yan. Say amen. Pag delivery mo siya, binili mo sapatos, dalawa ba yun? Eh, double honor eh. Actually, yun ang literal word yun. Double honor. Say that word, double honor. Ha? Hallelujah. Eh, minsan nakakalungkot. Minsan kasi, yung mga nagtuturo, sila pa naglilibre. Dapat yung mga nagtuturo sa inyo, sila yung nililibre nyo. Hindi yung nagtuturo, siya pa naglilibre sa iyo. Because i-honor mo yung nagtuturo sa inyo. Not just in material things. I-honor nyo, subukan nyo yung mga leaders nyo. I-honor nyo na kita, oy, sister, blessed na blessed ako sa iyo. Ang ganda ng senior mo. Yun po, honor po yon. Double. Ulitin ko kapatid ha, napakabuti mo. Napakaganda ng tinuro mo sa akin. Sino sa inyo today in-honor nyo yung inyong mga teachers sa live class? Ha, yung mga nakita nyo kanina, nagbatuhan sila. Yung mga leaders nyo, nagsaya-saya nila. Lalo na yung mga nasa equipping team. Yung mga guides nyo, yung mga guide of guides, yung mga nagli-lead dun sa ating connect at saka sa create. Those people, yung mga nagli-lead, nagtuturo, they are worthy of double honor. Ito yung kulang sa maraming simbahan. Para tayong we deserve everything. Para tayong yung mga citizens sa ibang bansa, lagi silang they always think they are entitled by these people. Alam niyo po, yung mga leaders po sa church, yung mga elders natin sa church, sila po yung nagpapagal, mag-aaral, magre-review para ituturo sa inyo. They make an effort for you. Ang kailangan lang po, hindi nila sasabihin sa inyo to.
At least kilalanin nyo man lang i-honor natin. Because life of honor is so important, mga kapatid. Another scripture, I hope meron po kayo nakikitang picture dito kung bakit ginagit ko ito yung salitang honor. 1 Timothy chapter 1, verse 17, sabi dito, "Now to the King eternal, immortal, invisible, the only God, be honor and glory forever and ever. Amen." Ang pinakamatinding honor na ibibigay ay yung honor na binibigay sa Diyos. Yes, ma-honor ang Diyos sa mga poor. Yes, ma-honor ang Diyos sa inyong pagsiserve. Yes, ma-honor ang Panginoon kapag ino-honor nyo yung mga leaders nyo. Pero mga kapatid, ma-honor natin dapat ang una nating ino-honor ay ang ating Panginoon. Anong ibig sabihin ma-honor si Lord? "Now unto the King eternal, immortal and invisible, the only God, be honor and glory forever and ever." I think every day, especially po pag pupunta tayo dito, dito lang sa lugar na ito, do you come to honor God? Do you come to attend or do you come to honor God? Mataas ba yung ideas mo na ako, kung pupunta ako sa church, i-honor ko ang Panginoon? First, do you honor God by your time? Yung time po dapat pupunta kayo dito, nasa oras, that is honorable in the eyes of the Lord. Di ba? Pag kayo po, hindi nyo pinagpaplanuhan, hindi nyo dinidiscarte yan, dapat kung hindi man ako una, sakto ako sa oras. Kung worship ay alas dos, dapat bago mag alas dos, because I want to honor God in my time. Tama po ba? Bago kayo pumunta rito, naka-ready na yung inyong resources, yung finances, yung inyong tithes and offering, because I want to honor the King, eternal, immortal, and invisible. The only God, the only true God, be honor and glory. No? Alam niyo po, bisan, meron ba dito, ano, hindi ka nahihiya pag pumunta ka sa harapan ng hari, ni wala kang ipiniprepare na regalo sa hari. You know, every time you give your tithes and offering, you begin to give honor to the owner of everything. Ang pagbigay po ng tithe and offering, yan po yung sign ng pagkilala sa honorable owner na nagbigay sa atin ng blessing. So you come to church every Sunday on time. Second, prepare yourself for your tithe and offering. Third, dapat handa po kayo, may dala kayong notebook, may dala kayong Bible, because you're gonna take notes, because you don't let the Word of God fall on the ground. You want to fall it in your heart and in your notes so that if so ever nakalimutan mo, meron kang notes. Kailangan po ganun. Ha? And of course, ang isa pong honorable thing po na pag nagpupunta para nagbibigay ng glory kay Lord ay yung makasama kayo sa pagpe-fellowship dito. Ha? Yung iba, pag dumating po kayo ng alas dos, wala kayong chance makipag-usap kasi tahimik na lahat, nakikinig na sa worship, nakikinig na sa preaching. Kung ako sa inyo, pumunta kayo ng mas maaga, mga 15 minutes, para makapagkonting chika-chikam lang tayo ng konti sa katabi natin. Diba? Kasi pag nagsalita na ako dito, hindi na makakapagsalita. Pag nag-worship na tayo, hindi na kayo makakapagsalita. So what's the point? The point is, you must come before the time. Para sa ganun po, magkaroon kayo ng time sa bawat isa. Diba sabi ko po sa inyo, a true disciples, una, siya ay follower ni Lord. Pangalawa, siya ay fishers of men. Pangatlo, siya ay nakikipag-fellowship. Kasama po yun sa pangatlong F ng true disciples. If you become a true disciple, you spend time with your brother and sister. No? Yung iba sa inyo, pagkatapos ng worship, uuwi na kaagad. Wag. Wag muna kayong umuwi. Ako po, maski ako po, pagod na po ako. Pero pagkatapos ko mag-preach, uupo lang po ako doon sa likod. Aabangan ko po para akong isang ama nag-aabang ng kanyang mga inakay. Tapos dadating po sila dahan-dahan kasi may kinakausap. Maganda na po ng pagkain. Kung kakain po kami, para kami laging ano, last supper, ganun. Kakain po kami. Pero hindi ho ostya pinakakain ko sa kanila. Nakahanda na po doon yung, ano, yung mga masasarap na pagkain. Meron kami feasting. Minsan, pag natuwa pa yung ngayon, pupunta pa sa Conrad yan, doon pa kakain. Kasi po, we just want to honor God through our fellowship. Amen? Pwede bang palakpakan mo yung katabi mo dahil katabi mo siya ngayon? Hallelujah! Hallelujah! Isang verse pa po, no, para makompleto ko po ito. Isang another verse na gusto ko pong basahin ay ang verse Isaiah 29,
verse 13. Okay? Ito, medyo serious matters na to pagdating po sa tinatawag po nating honor. Tingnan niyo po itong verse na to. The Lord says, these people come near to me with their mouth and honor me with their lips, but their hearts are far from me. Their worship of me is based on merely human rules they have been taught. Meron pala sa Bible yung ano ng Panginoon, sama ng loob, parang yung kanyang kritisismo sa kanyang mga tao, yung kanyang side comment ng Diyos sa kanila. Sabi niya, tinin nyo to, no? These people come near to me. Pumupunta sila sa akin, pero sabi ng Bible, with their mouth, and honor me with their heart, with their lips, mouth and lips. But their hearts are far from me. Nabasa niyo yan? Ibig sabihin, may mga taong sumasamba sa kanya, nagsasalita, ginagamit ang lips, ginagamit ang mouth, pero yung heart malayo sa Diyos. Pwede pala yun? Ano ang ibig sabihin po niyan? Nandito kayo, pero wala sa loob niyo. Nasa labi lang, I love you, pero yon nasa labi lang, wala pala sa puso. They honor me with their lips. They honor me with their mouth, but not with their hearts. Wow. Are you guilty of this problem? Na nagpupunta kayo sa Panginoon with your lips, with your mouth. You just want to honor God from your lips. Bakit lips? Kasi nadidinig ng katabi, nadidinig nakikita ng mga tao, pero ang tumitingin po sa ating worship, sa ating paglapit sa Diyos, yung puso tinitingnan ng Diyos. Hindi yung mouth, hindi yung lips. As we come today to worship the Lord, ano ang nakita ni Lord? Sa lips mo lang ba? O mula sa puso mo, you just want to honor, you want to glorify God, to the God, to the eternal God, to the King eternal, who is invisible, sabi ng Bible, to the King of Kings be glory and honor. Ganun ba yung puso natin? Or natutunan na nating naging ugali na natin that we just want to worship the Lord out of our lips, out of our mouth. At every time na nakikita ko po itong out of our lips, out of our mouth, nagkakaroon po talaga tayo ng problema po dito. Hallelujah. So meron tayong nabibigay ng honor sa mahirap, nagbibigay po tayo ng mga honor, pero ito po yung pinakaisang seryoso, yung araw ng pagsamba. Yung araw ng pag-draw near to God. Kailan ba tayo nagda-draw near to God? Ha? The Lord said, these people come near to me. Pwede po sa devotion, you come near to God. Pwedeng sa cell group. Pwedeng sa life class. Pwedeng sa Sunday cell celebration. You come near to me. But you come near to God with their mouths and honor me with their lips. But their hearts are far from me. So, alala ko si Brother Ed eh. Sumasamba po tayo, hindi po sa nguso, kundi sa puso. Natawa ako nung naalala ko sinabi ni Brother Eddie. I was so young and I remembered that powerful preaching when he said, sasamba tayo sa puso, hindi sa nguso. O nga, no? Tama. Kasi puro nguso lang eh. Praise God, hallelujah. Pero wala sa puso. Diba? Ibig sabihin, ang pagsamba, hindi po pala totoo yung mga nguso worship. Dapat pusuan mo. Puso worship, hindi nguso worship. Can I ever amen? Dapat pala yung mga puso worship, may practice natin ng tama. Let's be practical. Diba? Sisimba ka, datating ka late, eh, nguso worship lang yan. Na hindi mo nga magbigay ng effort eh, para mag-sacrifice ka para sa paglilingkod mo sa Panginoon. Hallelujah. Sino po may natututunan ngayon? Binibigyan ko yun ng mga verses para at least makita nyo po na sa loob ng scripture, ang dami-dami po dyan mga passages na dapat nyo pong makita
na patungkol po sa ating pagsamba. In 1 Samuel chapter 2 verse 30, dito, maganda na po ito. Okay? Samuel 2:30, therefore the Lord, the God of Israel, declare, okay, I promise that members of your family, kinakausap niya rito si Eli, would minister before me forever, but now the Lord declares, far be it from me, those who honor me, I will honor. But those who despise me will be disdained. Ang konteksto po ng 1 Samuel chapter 2, kung bubuksan niyo po yan, yung mga anak po ni Eli na nasa loob ng temple na nagli-lead ng worship, sila po yung mga maluloko. Alam niyo ginagawa nila? Ha? Sila po yung sa loob ng temple, parang church. Yung mga anak ni Eli na high priest, kumukuha ng prostitute sa labas, dinadala sa temple, doon nila sinisex. Yun ang number one problem. Pangalawa, yung mga taong nagdadala ng offering ng mga tao, pinapakuluan yun, tinatanggal yung taba para i-offer sa Diyos, hindi pa luto, kinukuha na. Pinaboy nila yung offering. Nung makita ng Panginoon ang kanyang mga priest na anak ni Eli, si Pinehas, tsaka si Pinenas, sabi niya, nakita niya, sabi niya, ba't ganito ginawa nito sa worship? Listen very carefully. Pag pinag-aralan niyo po itong mga talatang binabasa po natin ngayon, makikita niyo po na ang mga verses na binasa ko ay hindi po isang biro. Okay? Bubuksan ko lang po sandali ulit. Ha? Yung 1 Samuel chapter 2, okay? Ako. 1 Samuel chapter 2. Maganda po kasi ito eh, no? Pakita ko sa inyo kung paano nila binaboy na dishonor ang Diyos. Para magkaroon po kayo ng picture na sa mga talatang binabasa po natin, delikado po talaga kasi marami po sa atin, madali po tayo magbaboy, no? Okay, basahin natin ulit. Okay, 1 Samuel chapter 2. Basahin natin sa verse 30. Yan. Okay. Magsisimula po ito sa verse 12. Basahin ko sa verse 12, ha? Eli's sons were scoundrel. They had no regards for the Lord. Yung mga anak ni Eli. Si Eli po yung high priest. Yung kanyang mga anak, yung mga sons, sila po yung priestly family. Pero sabi ng Bible, the sons are scoundrels. They had no regard for the Lord. Ibig sabihin, they have no respect. Verse 13, now it was the practice of the priest that whenever any of the people offered the sacrifice, the priest's servants would come with a three-pronged fork in his hand while the meat was being boiled. Verse 14, and would plunge the fork into the pan or kettle or cauldron or pot. Whenever the pork brought up, the priest would take for himself. This is how they treated all the Israelites who came to Shiloh. Ibig sabihin, sa Tagalog po, lahat ng ino-offer ng mga Israelita, dinadala po siya sa lugar na luto ang pinapakulo. At habang kumukulo po yun, pag naluto, kukunin yung malaking pork, yung tinidor na malaki, tutusukin. Kung ano makuha, yon ang kakainin ng priest. Okay? The Bible said, verse 15, sabi ng verse 15, eto na. But even before the fat was burned, ibig sabihin, di pa luto, the priest's servant would come and say to the person who was sacrificing, give the priest some meat to roast. He won't accept boiled meat from you, but only raw. Ito mga priest servant, ito po yung mga servant ng anak ni Levi. Nag-utos noon yung anak, sila Pinehas. Kunin mo nga yung, sir, hindi pa hulo to. Hindi, ayoko ng luto. Gusto ko hilaw. Gusto ko roasted beef. Mga ganun. So verse 16, and if the person said to him, let the fat be burned first, and then take whatever you want. Sabi nila, the servant would answer, no.
Hand it over now. If you don't, I'll take it by force. Verse 17. The sin of the young man was very great in the Lord's sight, for they were treating the Lord's offering with contempt. Tingnan niyo to. Balikan ko yung verse na yon. They were treating the Lord's offering with contempt. Yung offering, they treat it disrespectfully. Yun ang isipin nun. This is a common practice of many people in the church. Pagdating po sa offering, they treat it with disrespect. Yung offering po para sa Lord, ang ginawa niya, napunta sa kanila. Nakita yung contempt? Yung offering dapat sa Lord, napunta sa kanila. Sila nag-e-enjoy ng offering instead na yung enjoyment ay sa Diyos. Kaya masama po yung ang mga Kristiyano, hindi kayo marunong magkilala, mag-honor ng Diyos, or else ang gagawin mo, pati yung pera mo, oras mo, nag-e-enjoy ka sa sarili mo, hindi mo pinapa-enjoy sa Lord. Are you listening to this? Supposed to be yung life natin, ang nag-e-enjoy si Lord, tayo ngayon na lang, tayo na lang nag-e-enjoy sa life natin. Sino sa inyo, itinalaga nyo na buhay ninyo ng offering ko, i-enjoy yan ni Lord. So all the people will bring their offering because they want to offer it to God. Unfortunately, the priest is supposed to be handling the offering. Instead, bring it to God, they bring it to themselves. Yun po ang ginagawa ng iba. Instead of bringing it to God, they bring it to themselves. Nag-aalit talaga si Lord dito. Because they were treating the Lord's offering with contempt. Now, verse 18, ang sabi po natin, but Samuel was ministering before the Lord, a boy wearing a linen ephod. Ito po yung magaling. Ipapalit na to si, ipapalit na po to si Samuel doon sa magkapatid. Each year his mother made him a little robe and took it to him when she went up with her husband to offer the annual sacrifice. Verse 20, Eli would bless Elkanah and his wife saying, may the Lord give you children by this woman to take the place of the one she prayed for. Binigay na kasi yung anak ni Hannah sa Lord. Sana palitan daw. Gave to the Lord and then they would go home. Next verse 21, and the Lord was gracious to Hannah. She gave birth to 3 sons, 2 daughters. Meanwhile, the boy Samuel grew up in the presence of the Lord. Ito na yung future priest, si Samuel po. Now Eli, who was very old, heard about everything his sons were doing to all Israel and how they slept with the women who served at the entrance to the tent of meeting. Babaero yung mga anak niya. Worshipper, pero babaero. Tinitira niya yung mga babae doon sa temple. Verse 23, so he said to them, why do you do such things? I hear from all the people about these wicked deeds of yours. Sinita niya yung mga mag-utol. No, my sons, sabi niya. The report I heard spreading among the Lord's people is not good. Yung ginagawa niyo, alam ng tao. Alam nila, mga anak. Ba't niyo ginagawa yan? Hindi tama yan, mga anak. Verse 25, if one person, listen to this, if one person sins against another, God may mediate for the offender. Nag-away kayo, sisingit si Lord, maayos. But, ito tindan yung patin dito. But if anyone sins against God, against the Lord, who will intercede for them? His sons, however, did not listen to their father's rebuke, for it was the Lord's will to put them to death. Nabasa niyo itong verse 25. Ganito yan, no? Pakita ko sa inyo, ha? Yung mga nagkakaroon ng may kasalanan ka sa kapwa mo, si Lord makikialam pwede pa. Pero yung ikaw nagkasala na sa Diyos, ibang usapan yan, brother. Ibang usapan yan. Parang ganito, yung ninakawan mo yung kapatid mo, baka pwede ka patay. Pero pag ninakawan mo Diyos, ibang usapan yan. And how many people today, they try to cheat God in terms of their offering?
Yung supposed to be sa Diyos, yung mga offering natin, katulad dito, yun ang pinakialaman nila. Why do you do that? Sabi ni Lord, dun sa Old Testament rules nila, pag nag-away kayo, nagkasakitan kayong dalawa, mag-interpret si Lord, may pag-asa pa. But if anyone sin against the Lord, you sins against another or another brother, may pag-asa. But when you sins against the Lord, who will intercede for them? Alangan namang ako ni nakawan mo, ako mag-i-intercede sa'yo. Si Lord ang nakawan mo, who will intercede for you? So they were rebuked by their father Eli, verse 26, what happened? And the boy Samuel continued to grow in the stature and in favor with the Lord and with people. Kasunod po nito yung verse 27, now a man of God came to Eli and said to him, ito na po, sabi niya, kanina, pag ang kalaban mo, naka-atraso mo tao, may pag-asa pa, tulungan ka ng Diyos. Pero paano ang ka-atraso mo, Diyos? Si Lord ang ginawan mo ng masama. A man of God came to Eli and said to him, this is what the Lord says. Did I not clearly reveal myself to your ancestors' family when they were in Egypt under Pharaoh? I chose your ancestors out of all the tribes of Israel to be my priest, to go up to my altar to burn incense and to wear an ephod in my presence. I also gave your ancestors' family all the food offerings presented by the Israelites. Pinaalala kay Eli kung paano yung protocols ng offering. Binibigay ko naman sa inyo lahat. Verse 29, why do you scorn my sacrifice? Why do you disrespect it? An offering that I prescribe for my dwelling. Why do you honor your sons more than me by fattening yourself on the choice parts of every offering made by my people, Israel? Parang si Lord sinasabi, dapat yung offering inilagay mo eh, but kinain ninyo, nagtapaan na kayo. Ba't kayo nakinabang doon sa mga ino-offer ng mga tao? Diba? Masama po yun, sabi niya. Kaya dumating yung verse 30. Therefore, the Lord, the God of Israel, declared, I promised that members of your family would minister before me forever. Diba sabi ko sa'yo, buong pamilya nyo, you will minister to the Lord forever. But now the Lord declares, far be it from me. Those who honor me, I will honor. But those who despise me will be disdained. Yung sinabi dito ng Panginoon, far be it from me, those who honor me, I will honor. Lumalabas dito yung anak ni Eli at saka yung tatay. Hindi na nag-o-honor kay Lord. Do you know what is the most scariest thing to be? Is to be on that place where your life is no longer giving honor to God. Biglang nag-shift. Imbis na ino-honor mo si Lord, ino-honor mo na lang yung sarili mo. Madali lang. Gusto nyo ituro ko sa inyo paano mag-honor ng sarili? Sarili. Simple lang. Imbis na binibigay mo yung offering mo, yung tithes mo sa gawain ng Panginoon, pinambibili mo ng sapatos mo, wow, in-honor sarili. Binibili mo ng damit mo, binibili ng pagkain mo. Why? Because you don't want, pinapakialaman mo talaga yung offering para kay Lord. That's why I really encourage you, if you want to be honored by God, pagdating po sa bigay, pagbibigay nyo sa gawain ng Panginoon, yun po yung pagbibigay ng honor sa Lord. Pag hindi mo binigay yun, ginastos mo sarili mo, yung honor, binigay mo sa sarili mo. So maraming tao guilty sa ganitong pagkakamali. Imbis na i-honor si Lord, ino-honor yung sarili. Yung pang-touch niya, pinambili ng sapatos. Di ba? Yung pinantay, imbis na i-touch, binili ng Starbucks. Yung best day pang tights niya, pang offering niya, pabinili ng damit, pinang load. So, are we guilty of that sin, like the sin of the son of Eli? Far be it from me, those who honor me, I will honor.
Si Lord kasi po, siya yung nagtatanggap ng honor. May magtataka si Lord, bakit supposed to be yung tithe and offering mo, nagbigay sa akin ng honor, di ba binigay? Binili mo sa sarili mo. E di yung honor, transfer of honor. Yung sarili mo ang in-honor mo kasi ikaw ang nagbigay sa sarili mo. Yung pera na yun, di naman sa iyo yun eh. Para kay Lord na yun eh, di ba? Tithe and offering mo eh. Pero decide mo, ayoko mo na magbigay. Bakit? Bili ako bagong sapatos. Ah, may babayaran ako. Tignan mo, di sa iyo yun. That's the big problem of many people today. So ang ganda po nung tinakita ditong scripture. Para po sa akin, it's time for us to understand that our life lives to honor our God. Can I have an amen? Now, tingnan niyo po ito sandali. After reading the scripture na binasa ko po sa inyo, I believe an honorable person will have a high regard for God. Kinakailangan po ang ating mga buhay ay magbigay ng honor sa Panginoon. Let me mention some ideas what is an honorable person who bring honor to God. Sulat nyo po ito. Number one, tignan nyo po ito. No? Okay, tignan po natin. Number one, sabi po dito, if a person who highly regard God's purpose and agenda, yan po yung mga taong nag-o-honor kay Lord. Yung bang nire-respect mo yung God's purpose and agenda, nagbibigay ng honor kay Lord yan. For example, sabi ko sa inyo, dito po sa Metro sa Manila po, we have 22 million people na mapupunta sa impyerno because hindi pa sila saved, wala silang alam sa gospel. And that is the agenda of the Holy Spirit. That is the purpose of God bakit may church dito sa Manila. Pag sumama ka sa purpose na yon, pag sumama ka sa agenda na yon, then you are giving honor to God. You are an honorable person because you want to honor God by joining God. Kasi na-honor po si Lord pag sumasama kayo sa God's agenda. Oh, maganda kayo ha. Magkakaroon tayo ng sa next Sunday, no? Agenda ni Lord yung mga family ma-save. Eh di, sumama tayo dun sa purpose na yon, gawin natin yung agenda. Yung may regards tayo, iniisip natin yung agenda na yon. Alam niyo sa totoo lang, binanggit ko to kasi, yung family nyo, yung iba dyan, hindi pagpapalain ng tahanan ninyo kung yung mga tao sa pamilya ninyo ay hindi po nakakilala kay Lord. I know you don't like this, but they will keep on attracting negative forces, curses in their life if they live in sin without God. Ganun po yun. So lahat po tayo dito, nagpe-pray tayo, sinasabi ko sa inyo yung God's purpose, yung God's agenda, dapat lahat tayo magtulong-tulong tayo, maligtas ang Panginoon. Imagine yung tong anak ni Eli. Kaya nga sila priest para sila mamagitan because gusto niya yung nation ng Israel magbigay testimony sa lahat ng nation na kapaligid sa kanila. And life starts at the temple, sa temple ang corrupt. Apektado po talaga to. Two, second, puntahan niyo po to. A person who highly respect God in his life, work, business, and finances. A life that honors God, kapag yung tao po, meron siyang high respect sa ating Panginoon, sa kanyang life, sa kanyang work, sa kanyang business, at sa kanyang finances. I-respect mo nga ang Panginoon sa iyong life. I-respect mo ang Panginoon sa iyong work. I-respect mo ang Diyos sa business mo, sa finances mo. Diyan yung mapapakita na yung life nyo ay isang honorable life. You become an honorable person because alam nyo, pagdating sa trabaho, gusto mo na-honor si Lord. Pagdating sa business mo, gusto mo ma-honor si Lord. Pagdating sa family mo, gusto mo ma-honor si Lord. Sa yung work center, gusto mo. Nagiging honorable person ka kasi wherever you are, wherever you go, you are honoring God, not these two men. Eli and his family, their assignment is to become priest in the temple and they fail to honor God in their work, in their daily grinding work in their business, daily affair of their life, they never honor God. They don't regard
that their life, their work, need to respect God. Dapat yung trabaho nyo, respect nyo sa Diyos. Bigay sa inyo ng Diyos ang trabaho nyo, respeto nyo ang Diyos sa trabaho nyo. Sa inyong mga business, respeto nyo ang Diyos. Because that's the only way to honor God. Number three, a person who sacrifices for God's plan. Ito yung isa pong nakitang maganda. Lahat po tayo, matatawagin po tayo ni Lord sa mga challenges. God will keep on calling us na sumama sa gawain niya. Magpa-participate tayo, mag-i-involve tayo. You know, you don't want to become unproductive, so you have to be engaged, you have to involve. And sometimes, pag nag-i-involve na po kayo sa gawain ng Panginoon, magsasacrifice kayo. Alam niyo po ba na may mga taong nagpunta ngayon dito sa Cuneta Astrodome? Ngayon, nag-sacrifice. One day, I was shocked. There was young men. Meron tayong Campus Revolution dito po sa ano, sa World Trade Center. Kilala ko siya, member siya ng isang kaibigong pastor. Pagdating ko po doon sa ating World Trade Center, dumating siya. Nakasalubong siya. Kaya lang, umahangos, pawis. Sabi ko, oh bro, ay bishop, sabi niya sa akin, nagpupunasun ng pawis. Oh, bakit pawis na pawis ka? Sabi niya, ngumiti lang sa akin. Okay lang, pastor, sabi niya. Hindi, saan ka galing? Galing po sa bahay. Buti nakasama ka. Oo nga po eh. Biyaya lang po ng Panginoon. Tapos, sabi ko, kinuha ko yung panyo ko. Bro, sa'yo na to. Salamat po, Bishop. Sorry ko na lang sa inyo, sabi niya sa akin. Sabi ko, saan ka magaling? Ba't pawis na pawis ka? Tumingin siya sa akin sa bayo ko, sabi niya, nakakaya, pastor. Bakit? Naglakad lang po kasi ako mula Caloocan hanggang dito. Paano ko naglakad? Sa ilalim ng LRT po, pastor, dito ako naglakad. Just to attend this. I can still remember, probably it was in 2016. I can still remember. Ngayon po, 2022, nung nakita ko po siya, nakakotse na. Pinagpala ng Panginoon. When you honor God, when you pay the sacrifice just to honor God, you become an honorable person. Patupad lang yung plano ng Diyos, sometimes you need to sacrifice. Hallelujah. Isa pa pong honorable person, yung tinatawag po nating an honorable person who highly love his word, love his principles. Yan po yun, no? Mahal na mahal niya ang salita ng Diyos at saka yung mga principles ng Diyos. Mahal mo ba ang word of God? Mahal mo ba ang wisdom, ang understanding, yung mga meaning ng mga verses na yon? Sinasaliksik mo ba yon para mo maunawaan? That bring honor to God. No? Yung konti mong natututunan, ipinapractice mo, that bring glory to God. Yung mga principle, sabi nung isang Christian, nakausap ko, Bishop, matagal po akong nadaya, na-deceive. Kaya pala ako mahirap. Bakit? Ako po yung pastor, ako po yung tao na gustong umanin na walang tanim. Matagal po akong na-deceive. Kasi ako po yung taong gustong-gusto kong umane, pero hindi po ako nagtatanim. Hindi ko po alam, Bishop Uriel, I am violating God's principle. Ngayon ko lang po natutunan, Bishop, hindi pala ako umaane kasi wala pala akong tinatanim. Kaya pala konti naaani ko siguro, Bishop, kasi konti lang tinatanim ko. Eh sabi ko, buti na-realize mo. When you love His word and His principle, i-practice mo. I-honor ni Lord yung pinapractice mo. Pag ikaw nagtanim, may anihin ka. Pag konti tinanim mo, konti anihin mo. Yung ibang galing, ano? Walang tinanim, gusto umane. Nagtanim ng konti, gusto sandamu ka kumakuha. No! That's not the principle of God. You honor God, He will honor you. Hallelujah. Nagtanim ka, ani ka. Liglig, siksik at umaawaw. Nagtanim ka ng konti anihin mo.
Tama, eh, gusto mong gumani ng maayos, na maganda, i-follow mo yung principle. Because every time you follow God's principle, you begin to see. Kaya nga pong magkakapatid na to, ang inabot nila, death. Bakit? Eh kasi pinapatay mo yung gawain, mamamatay ka. Yun ang tinanim mo eh. Sinisira mo yung life of worship ng templo, sinisira mo yung mga panukala ng templo, ikaw mamamatay. So they were judged, death sentence, sabi po ng Bible. Number five, a person who places value on what God value by living a life of honor. Okay? Yung value. Pinapahalaga natin yung mahalaga sa Diyos. Ulitin ito ha. Ino-honor ni Lord ang mga taong binavalue yung valuable kay Lord. Mahalaga ba kay Lord ang kaluluwa ng magulang mo? Yes. Binavalue mo ba? Do you value the importance of the salvation of your family? Si Lord, binavalue niya yun. Si Lord ang unang nagmahal sa pamilya mo. Dapat ikaw, sumunod ka kay Lord. Mag-follow ka kay Lord. Lord, kung mahal mo ang pamilya ko, mahal ko din sila. Lord, kung gusto mong masave ang family ko, gusto ko ding masave sila, Lord. Panginoon, kung gusto mong i-bless ang family ko, gamitin mo ako, i-bless ko sila. Kung ano yung valuable kay Lord, valuable sa'yo. Eh sa totoo lang, mga kapatid, mahal na mahal ni Lord ang pamilya niyo. Baka ikaw na lang ang hindi. Ha? Kung mahal na mahal ni Lord ang pamilya mo, dapat ikaw lalo, mahal na mahal mo siya. Kung ano yung binavalue ni Lord, binavalue mo. That is an honorable person. You have to be living a life of honor. Last and final, a person who loves the house of God. Yan po yung tuwang-tuwang-tuwa si Lord. No? Na kapag ang isang Kristiyano, mahal na mahal niya. Ah, alam niyo sa totoo lang, itong lugar na ito, ang gusto ko lang dito upuan. Oh, gusto ko dito upuan. But I begin to love this place because this is the place where we gather to worship the Lord. We turn this Astrodome into a great temple of God. I love Cuneta Astrodome. Sino rito mahal ninyo yung place na ito? Ha? Pag may nangangantsaw, bro, huwag ka magsalita ng ganyan, bro. Mahal namin. Minsan sabi sa akin, so, di ba basketballan? Dapat ginawa mong worship place yung basketballan, bro. Don't speak against the place where I use. Because yung Cuneta Astrodome, I love that place. Because yun ang ibinigay sa amin ni Lord. We turn the Cuneta Astrodome basketball area yon. Pero pag Sunday, bahay, sambahan yon. We love the house of the Lord. Mahal nyo ba ang inyong house ni Lord? Eto house to ni Lord, mahalin natin. Yung PBS, yung ating isitan, mga ginagamit ni Lord, ginawa yung house of the Lord. I think lahat pong iyon ay para po sa pagmamahal ng ating. Pwede bang palakpakan natin ng Panginoon yung mga taong nag-o-honor sa ating Panginoon? Tingnan mo yung katabi mo, sabi mo sa kanya, let us honor the Lord. Sabi mo sa kanya, let us honor the Lord. Amen. Alam niyo po, mag-close ako by telling this, no? Kapag in-honor natin ang Panginoon sa buhay po natin, diyan po nagsisimula yung growth natin, nade-develop tayo, na-advance tayo, nabibuild up tayo. Hindi po negative, complaining, whining, and making excuses ang ginagawa natin. But we want to honor God. Sa hapon pong ito, tatayo tayo sa harapan. Sino rito yung willing mangako sa Lord? Lord, I will not do the sin of Eli and his sons, but I will honor you in my life. Amen. Pwede bang tumayo tayo lahat, mga kapatid? Thank you, Jesus. Hallelujah. Tumayo po tayo lahat. Sa Linggo, I want you to bring honor to God by helping your family find their way back to God. Sino po rito magko-commit na, Lord, starting today, I want to become honorable in your eyes. I want to honor you. Because you said, God, in your word, be it far from me, whoever honors me, I will honor. Hallelujah. Thank you, Jesus. Whoever honor me, I will honor. Hallelujah. Mga kapatid, bago ako magwakas, huwag niyong kalimutan yung mga mahihirap. Na-honor si Lord pag tinutulungan niyo sila. Huwag niyong kalimutan mag-serve kay Lord. Na-honor si Lord pag nagse-serve kayo.
Huwag niyong kalimutang mahalin ang mga pamilya niyo. Hallelujah. Na-honor si Lord yan. Pag kayo nasa opisina, nasa business, nasa eskwelahan, just keep on honoring God. I-bless niyo si Lord. I-honor niyo si Lord. Ako naniniwala, i-honor ka din ng ating Panginoon. Taas yung kamay na gusto mong mag-honor kay Lord. You want to make a decision right now that I want to honor our God. Amen.